Sa tingin mo, ano-ano ang mga materyales na kinakailangan para sa pagpipintura ng mga bakal? Kung first time nyo sa channel na ito, maaari nyo pong isubscribe at i-click ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod na upload ko. Ang pagpipintura sa mga bakal ay napaka-importante. Maliban sa presentable itong tingnan, kinakailangan din ito para maprotektahan sa kalawang at pag-deteriorate nito na siyang dahilan sa pagkasira. Ngayon, alamin natin kung ano-ano nga ba ang mga pangunahing materyales sa pagpipintura nito. Kung sa tingin nyo may kulang sa mga nabanggit, maaari po kayong mag-iwan ng komento sa comment section. Pahiga. Bakit? Bakit? Hindi bagay sa ano. Hindi pa mahirapan sila magpintura nito. Dapat pinturahan siguro muna. Hindi, brush lang naman eh. Brush na maliit. Sa susunod, pag may dumating, pinturahan nila. Bakit? Mahirap. Pero matay lang yung brush yan. Yung brush na di oro. Maliit. Sige, kasi pinturahan pa na. Primeran pa to eh. Ito yung ipasunod muna primer ni ano, Type Limon. Para maikabit na natin to ha. Ano sana yung ano? Bukas, wala na ba? Ito lima na yun? Ubos sa yung lima nito? Mahal pa naman yung isang ganyan. Dito nila pinagawa eh. 260. Dayo pambilin, pambutas. Ano pambutas? Tapos dito. Anong hulso yan? Sa doon yan sa Wilcon? Ano? Wala ba? Meron silang hulso dyan. So ito, pipinturahan naman to nila ng primer. So itong mga door jamb na to na metal, so hindi to pwedeng ikabit muna bago yung ganito yung door kasi baka mag ano siya masira kung kabit muna yung hamba. So dapat partner muna sila ikabit. Ha? So after ng fabrication ng mga window grills, yung susunod nito is ready na siya pipinturahan ng primer. Pero kung medyo ito tapos na ata nilang na nilihan nila to gamit ang number 880. So ito primeran to ng epoxy primer at saka gray yung specification namin. So ganito po yun. So once ma-fabricate na siya, i-grinding na din yung dito na banda para medyo malinis siya tingnan. Tapos lihain para matanggal yung mga kalawang. Tapos ito na po yung napinturahan na. So yung pintura nito, yung ginamit namin is QDA or quick dry enamel. So yung quick dry enamel na yan, meron siyang haluan ng lacquer thinner. So ito yung finish niya, QDA paint, quick dry enamel or QDA. So ito naman yung na-primeran namin. Tapos hasain na lang ito, yung mga ganito hasain na lang para
malinis siya tingnan. So na kung napansin nyo, medyo darker siya kasi ibang brand ng epoxy primer gray yung nabili namin. So dapat din yung recommendable din yung parang lighter lang siya na epoxy primer gray. So ito, pag once mapinturahan na to, i-grinder itong mga ganito sa gilid tapos ikabit na. So ito na yung final coat. Ito na yung QDA, no? Yung QDA, hinaluan siya ng paint thinner. Tapos yung epoxy primer gray, hinaluan siya ng lacquer thinner. Ano ba yung ano dun tayo, yung proportion? Ilang sa isang ganyan, isang galon na primer, ay yung kung isang galon na primer tayo, gaano kadami na lacquer thinner? Mga 1 galon. 1 gallon din? 1 gallon din yung... 1:1? Pag ano, pag UDA na 1:1 din na paint thinner? Half na... Half gallon na paint thinner, tapos isang gallon na QDA. Pero pag primer gray, isang gallon na lacquer thinner, isang gallon na epoxy primer. 1:1 pag primer. Ito, primer. Pero yan na naka-finish na, 1:1 half lang. Okay. Brush tayo matagal, mas matagal. Tapos pangit yung finish ng pag-brush. Kasama siya sa mga pintuan. Gusto niyo, compressor, spray, finish din na, maganda. Tapos na to yan. Yung QDA ba yung mga ilang ano siya map tuyo? 24 hours and 24 hours? Pag-ira natin bukas. Pwede na. Bali yung mixture ng ano, pag primer epoxy, 1:1 na lacquer thinner. Ng lacquer thinner, isang galon na lacquer thinner, isang galon ng epoxy. Ganun ba yun? Hindi naman sir. Bakit? Sabi ni ano, ganun daw. Sa mixture. Oh, mixture. Hindi naman sir. Magpapamix ka ba rin? Hindi, dito lang ba? Yung tayo dito, bumili tayo ng epoxy grade. Ah, yung epoxy grade. Gano'ng kadami yung lacquer thinner na ilagay natin? Pagkagamit, gagamitan mo lang ng roller. Nagpa-1:1 kami sir. Pagka-1:1. Ano? Pagka-1:1 yan. 1:1. Pag-spray paint, 1:1. Oh. Pero pag mga roller or brush. Pwede lang naman ito din sir. Ah, okay. So mga siguro mga estimated 1/2 or 3/4. Mga 1/2 to 3/4 na ganon. Pero 1:1, magkali yung spray mo, kailangan lang naman yun. Ah, kaya pala 1:1. Pero makapulong naman, just sobrang lang ng pangit. Oo. Kaya tama na. Pero pag paint thinner, 1/2 lang, 1/2, 1 gallon, 1/2. Hindi po. Yung paint thinner, ginagamit lang natin sa pagkawal sa mga tumitig kasi yung malapit na yun. Yung QDA. Kaya sa mga pwede sa unang bukas, hindi kami gumagamit ng QDA. Hindi mo kailangan lang kami. Bali yung QDA, hindi siya necessary lagyan ng paint thinner kung... Kung... QDA naman, kapag ano ba, yung isang ganun kaya lang i-apply yun, hindi gamitan ng paint thinner. Pero mas maganda siguro pag may paint thinner. Ano ba yung purpose ng paint thinner para hindi siya malabnaw? Nilalagyan namin, yung practice wala, hindi siya magpwede palabnaw namin. Oo, sige. Alam mo sila na alam mo, 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 alam m
Yung ginamit nyo pang tanggal dyan sa mga dyan sa may mga XX na yan. Locker thinner yun. Painter lang. Kasi sila nang siguro. So ito naman guys, pipinturahan din namin ito. So kung ano yung mga pintura namin sa window grills, is same lang din dito sa decorative fins na ito. So paprimeran yan. Tsaka yung may mga ano, medyo bakal ay yung mga kalawang, ito yung lilihain ng gamit yung 80 na liha. So same process lang din sila sa mga yung mga ginagawang pintuan at saka yung mga window grills.